Sa video na ito, ituturo ko kung paano kayo mag-enroll ng disbursement account sa SSS account nyo online. Hi guys, I'm Rica G and this is Rica G Channel. Welcome back for another vlog, and before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. So, dun sa previous na vlog ko ng pagtuturo ko kung paano mag-loan sa SSS, may mga nagtatanong kung paano mag-enroll ng disbursement account sa SSS. So, panoorin nyo to guys kung paano kayo mag-enroll ng disbursement account sa SSS. Kung gusto nyo mapanood yung video ko dun sa SSS kung paano kayo mag-loan online, lalagay ko yung cards dito sa taas and i-click nyo na lang. And then, dun sa video ko na yun, may mga nagsasabi or may nagko-comment na ang hirap na mag-loan ngayon online. Actually guys, mas madali. Kasi konting click lang and submit, okay na, ang bilis ng process. And after 7 days maximum, makukuha mo na agad yung loan mo sa ATM or dun sa disbursement account na in-enroll mo. Unlike dati guys na ang haba-haba ng pila, kailangan mong pumunta ng maaga para makabalik ka sa work mo or makapasok ka or kung break time mo naman. Ngayon ang bilis-bilis na lang talaga nung pinaprocess na siya online. Kaya guys, may mga tutorial akong video na ganito para at least matulungan yung mga nahihirapan or hindi makapag-adjust dun sa bagong proseso sa pagpa-file ng loan sa SSS. First is mag-login muna tayo ng SSS account natin online, and dito sa mga options hanapin natin tong services. Under services yung disbursement module, and on the right side yung disbursement account enrollment module, i-click natin. Next is mag-a-appear itong mga reminders. So meron ditong 6 na reminders. Yung pinaka-6 important, uploading of proof of disbursement account is required. Only verified approved account shall be used for disbursement of loan benefit proceeds by the SSS. So merong for bank accounts, and meron ding mga reminders for e-wallets. And dito sa may pinaka-baba is yung may box, iche-check natin tong I certify that I have read and understood the foregoing reminders on account enrollment. So click natin to and then proceed. So, lalabas itong enrollment and disbursement account. Click natin itong enrollment. And dalawa yung option dito, bank and e-wallet. So, pipiliin natin yung bank. And then, mag-a-appear itong note. The bank account name should be the same as your SSS registered name. Please provide the correct bank account number and not the ATM card number. You may contact your bank to secure the correct account number. I-X lang natin to. And then, select na natin yung bank na i-enroll natin. Sa enrollment option, kung hindi bank ang gagamitin nyo, kung e-wallet, yung katapat ng bank ang pipiliin nyo. And then, ilagay na natin yung bank account number and confirm bank account number. So, double check natin mabuti yung account number bago natin i-proceed. So, dito na tayo sa part ng attached supporting document. So, yung first is proof of account. So, uploaded proof of account must contain your account name, account number, and bank name. And yung file format niya is JPG, PDF, and maximum size is 3MB. Ito yung mga option ng document type dito sa proof of account. ATM card with account number and name, bank certificate statement issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking account, and validated deposit slip. So, ito yung mga sample na photo kung ATM card yung gagamitin, kung bank certificate, kung passbook, kung screenshot ng mobile banking account, and kung validated deposit slip. Next na supporting document is ID card or identification document. So, ganun din, dapat clear copy and one valid government issued identification card. Format pa rin is JPG, PDF, or maximum size 3MB. So, ito yung mga list ng mga ID cards and documents na accepted. So, i-post nyo na lang para makita nyo kung ano yung pwede nyong gamitin na available sa inyo. Ito yung last na supporting documents na required is selfie photo. So, merong mga requirements dito like upload dapat ng chest level na
picture, and hawak-hawak nyo yung proof of account and valid government-issued ID. Yung photo dapat clear, and ensure na yung face and eyes exposed, walang face mask, walang eyeglasses, walang bandana, and naka-proper attire. Maximum size pa rin is 3MB. So, i-check lang natin tong box and click natin yung enroll. So, lalabas your bank account number will be submitted to SSS. Do you want to continue? Click natin yung OK. So, after that, mag-a-appear itong enrollment confirmation. So, you have successfully enrolled your bank account details, mobile number to SSS, tapos may date, and then meron ding transaction number. So, mag-a-appear na dito sa may disbursement account kung ano yung in-enroll natin na bank. Nakalagay dito for branch approval, anong bank and account number. So, normally, within 7 days, nagre-respond through email kung approve or disapprove. Kapag disapprove, nakaspecify naman kung ano yung reason kung bakit disapprove yung enrollment. Thank you for watching Rica G Channel. If you have questions, please write it down below and I'll try my best to answer your questions. Till my next video, bye!